Magandang araw. Diagnose natin itong Honda FD 1.8. Nag-overheat. Okay, painitin muna natin yung makina pa. Patagalin pa natin. Honda FD 1.8. Temperature wala pang kalahati. Sabi ng customer lumalakpas daw ng kalahati, nagiging 3/4. Check natin mamaya. Verify natin yung complaint. Yan, kalahati na siya. Check pa natin konti pa. Tingnan natin kung lalagpas ng kalahati gaya ng kinocomplain nung may-ari. Ayan na, lumalagpas na. Nag-overheat niya. Pag ganyan po, maalarman na kayo basta lumagpas na ng kalahati. O bago magkalahati, pag nagkalahati o kaya lagpas ng kalahati, maalarman na kayo. Nag-overheat na po yung sasakyan. Hindi na po yan normal. Kaya po nito. Lagpas na sa kalahati, hindi na po normal to. Direb ko lang para mabilis uminit yung sasakyan para ma-verify ko yung complaint. Yan, 3/4 yung temperature. Pero hindi tayo naka-aircon, nakapatay. Nakapatay, wala oh. So tignan natin kung ano yung mga anong pan ang hindi gumagana. Ang gumagana yung radiator pan. Parehas, try natin yung aircon. Aircon natin. Ano, naka-aircon na yan. Check natin kung anong pan lang gumagana. Gumagana. Check natin ito, tatlong relay. Sa dalawa, tatlo. Test natin itong tatlong relay sa Honda FD. Ito yan, ito. Okay, focus. Ito. Ito. Saka ito. Dito yan. Dito yan sa parang libro. Ito, 5-pin dito sa libro. Ito yung sira. Ito yung mga buo na condenser pan. Ito, condenser pan. Ito yung radiator pan. So, test natin muna ito. Tignan natin ang power supply. Saka ng test light para sure ball. Sige, ano muna. Check muna natin ito kung gumagana. Kailangan natin na 12 volts. Positive, negative. Itong walang tanso, hindi kulay tanso. Hindi kulay gold. Kita ba kulay gold? Yan. So, titest natin kung nag-click ha. Dinig ba? Yan na nag-click.
Okay, check muna natin continuity test. Kung gumagana itong relay. Yan. Pag ito nagkaroon ng power running ground, itong ano to, dapat magkaroon ng continuity itong dalawa. So, ayan na, no? Meron tayong power supply. I-click ba? Yan, nag-click. Yan, una yan, wala pa yung continuity. Yan, wala pa. So, nagkaroon na yan ng power and ground. Kakaroon na yan ng continuity. Yan. Meron na. Para sigurado tayo, lagyan natin ng load. Kuha tayo isa pang wire. Kabit natin sa positive. Lagyan natin dito kahit ano dyan. Ito o ito. Siguro dito na lang. Yan. Tapos yung test light. Test light. Lagyan natin sa ground yung kabilang dulo. Tapos, tingnan natin kung iilaw yung test light meron ng load. Yan. Yan. Yan, meron na. Ibig sabihin, good to. Meron tong load. Mas maganda may load. Ayan. Itong magiging load natin, test light. Ibig sabihin, good tong relay. Test natin yung isa uli. Tanggalin muna natin itong positive. Layo muna natin. Ayan. Check natin isang relay. Ito yun. Itong zero yung relay, okay na. Sabi natin doon. Itong pangalawa, check natin kung nag-click din. Yan, no? I-click. Ayan. Test natin yung continuity. Tanggalin mo natin habang walang continuity. Kung di-shorted, okay, good. Ayan, hindi ha. Ngayon, lagyan na natin siya ng... Ayan. Tignan natin kung may continuity. Dapat meron. Teka lang, andulas. Hirap. Yan, meron. Okay, test naman natin na meron load. Check natin yung test light natin. Yan. Ibig sabihin yung buo din itong relay. Ito, pinagkocontrol sa dalawang relay ang sira. Dapat ito, pag nilagyan mo ng power and ground, dapat mag-click yan. Natin ha. Wala oh. Walang click. Nag-spark lang. Ibig sabihin, may problema yung coil side. Ibig sabihin, may problema tong coil side. Wala oh. Yan. Ibig sabihin, ito ang problema. Sira. Wala. Walang click. May problema yung coil side. So, ito ang problema ng Honda FD 1.8. Kung kaya gumana na ng radiator pan, nag-overheat. Ito, buo, dalawa. Compare natin dito sa nabili, kaya lang to, circuit lang. Pansamantala lang kasi bibila na may-ari na sa Banawe ng original na ganito. Sa mismong Honda siya bibili. Pansamantala lang to para makaalis lang siya. 200 pesos. So, check natin kung nag-click. Compare natin. 5-pin din yan. Yan, no? Road test na natin. Nung mapalitan na natin ang relay para malaman natin kung tumataas ba yung temperature. Sa ngayon, wala pa. Itakbo lang natin.
malapas ang kalahati, hindi na maabot. Pagkatapos natin palitan ng relay, yung 5-pin relay, yung control ng mga pan, ng condenser pan at saka ng radiator pan. Ayan, tinatakbo natin. Pagkatapos natin palitan ng relay, sinigurado ko na para road test ko na rin kung mag-overheat ba o hindi. Mamaya check ko rin kapag naka-park. Eh, takbo ko muna. Ayan, nakabalik na tayo. Hindi naman nagbago. So, kantay pa tayo ng mga 15 minutes na naka-park. Tignan natin kung tataas pa yung temperature. Pero sure na yan kasi nagana na yung condenser pan tsaka radiator pan. Ayan, ayan. Honda FD. Yun, after 20 minutes hindi na tumaas yung kanyang temperature, so okay na. Yun, check naman natin na nakapatay ang aircon kung mag-automatic. Yan, check natin kung mag-automatic yung mga pan, tayang aircon. Nag-automatic. Yan na, nag-automatic. Nakapatay yung aircon. Okay, tagumpay. Hindi pa rin tumaas ang temperature.